Hi guys, I'm Hopi, isa akong content creator and social media marketer. In September 2021, nagplano ako na magseryoso sa pagiging Shopee affiliate. And in this journey, I want to share with you guys na I was able to reach 6 digits earning. And hindi ko to sinasabi para mag-brag, but I hope this will inspire you in some way. And so, this is how I did it as the beginner. So, number one guys, nag-generate ako ng affiliate links ko from my personal recommendation. So, naganap lang ako ng bagay dito sa bahay namin na talagang nagustuhan ko talaga siya. And with that product, gumawa ako ng mga sarili kong contents at pinost ko yun sa mga social media accounts ko like sa Facebook, sa Instagram, TikTok, tsaka YouTube. Yes guys, gumagana ang organic strategy. Hindi natin kailangan magbayad ng malaking amount para lang magkaroon tayo ng conversions. So, lalo na nung nagsimula pa lang ako at wala akong budget, ito yung ginawa ko. So, comment kayo guys if gusto nyo mag-post ako ng video kung paano ako gumawa ng mga TikTok videos dito sa bahay lang namin. So, pangalawa, aside from Facebook, nagpo-post din ako ng videos sa TikTok. Kaso, hindi ko kasi malagyan ng affiliate links yung mga videos ko doon. So, gumawa ko ng mini website which meron akong tutorial tungkol doon guys. Link in the description box below. Dito sa mini website na to, doon ko nilalagay yung affiliate links ko para kung sakaling nagustuhan ng viewer ko yung product na pinopromote ko, nasa iisang place lang lahat ng affiliate links ko. Therefore, if they click one of my affiliate links on that mini website, mare-redirect sila sa Shopee or Lazada app. So, don't worry guys kasi free lang naman yun. So, number 3 is kada may magko-comment sa video ko, I make sure na sasagutin ko yun isa-isa. Kasi this will push your video to other viewers too. Kasi nakikita ng platform and algorithm na may interested at nag-e-engage sa post mo. So, number 4 is pag nagpo-post ako ng Facebook story or Instagram story, ginagamit ko yung feature na add link. Kasi this will also help you to redirect your viewers sa affiliate links mo. And the more clicks you have, the more chances of having conversions. So, yung add link, tuturo ko sa inyo dito. So, first, pupunta tayo sa Facebook natin and then create story. Click lang natin yung plus, yung blue na plus. Select natin yung story na gusto natin i-post. Click nyo yung see more and then click nyo yung links. And then, dito mo ilalagay yung affiliate link mo. And then, click add. Tapos, ayun na. Tapos, share mo na siya. Tapos, once na upload na yung story mo, once na may makiklik dun sa story mo, pag nag-swipe up sila, ayan, may kita mo see more. So, pag in-swipe up yan, mag-redirect na yun sa Shopee app. Chan! Ito yung for Instagram story. So, ang unang natin gagawin is i-click natin yung your story, create time story, and then piliin natin yung Instagram story na gusto mong i-post. So for me, this one, earphones. And then next natin gagawin is i-click natin yung sticker icon, yung katabi ng letter A. And then here, i-click natin yung sticker na link. Ito. Yan. Tapos dito sa URL, dito natin ipipaste yung affiliate link natin. And then, pwede mo rin siyang i-customize kung ano yung gusto mong mag-appear na text doon. So, sa akin, kunyari, earphones. Ilalagay ko earphones. Tapos, click done. And then, ilalagay ko siya doon sa tapat ng arrow. Ayan. Ayan. Tapos, click mo na yung arrow para ma-post. Share. Done. And hintayin lang natin na ma-upload siya. And then, ayun guys, pag may nag-click nitong link, may lalabas siyang ganyan. Tapos, visit link. Pag kinlik nila tong sticker na earphones, yan, pupunta na siya dun sa pinopromote mong product. Number 5 is consistency. Of course, you have to be consistent as much as possible. Plan your strategies, plan different posts,
make sure na you look into the analytics para makapag-focus ka dun sa mga strategies mo that works well. Again, hindi madali maging affiliate, pero once na naaral mo na, posibleng lumaki ang earnings mo. From my experience, nakalis na ako sa dati kong work by doing this. Though hindi ko sinasabing umalis din kayo ha. Umalis lang ako nung time na nagiging stable na yung monthly income ko. And namimiss ko yung mga co-work ko, pero I have to be practical. Plus, I have more time with my family, which is a huge factor for me. And I also medyo flexible na yung time ko. Pwede ko nang planuhin yung araw ko. And, alam mo yun, hindi ko na po problemahin na magpaalam sa boss ko na, boss, kailangan kong mag-leave bukas or may sakit ako bukas, di ako makapasok. Alam mo yun, po problemahin mo pa, iisipin mo pa yun. And I get anxiety na parang, alam mo yun, nagigilty kasi ako dati pag yung nag-absent ako dahil nga sakitin kasi talaga ako. Tapos, lagi akong absent. And yun yung isa sa mga, I think, na naging benefit ko by doing this kasi mas na-manage ko na yung time ko. If you're someone who's struggling with affiliate marketing, I have more tips on my YouTube channels. If nakatulong tong video na to, like and subscribe for more. If you have more questions, leave them below. So, see you on my next video. Bye guys! Thank you sa panonood!